At sa ating pabaong pampagood night, nag-viral ang isang nursing student matapos siyang iligtas ang isang lalaking hinimatay sa sobrang init sa Lapu-Lapu City. Kilalani natin ang bayaning estudyante na yan sa report ni John Arroa. Pinusuan at shinare ng mga netizens ang litratong ito ng nursing student na si Julia Baguio ng University of Cebu. Sa viral photos, makikita ang naka-uniform na si Julia habang binibigyan ng first aid ang isang lalaking bigla na lang hinimatay. Kwento ni Julia, pasado alas 2 ng hapon noong nakaraang Biyernes, habang naglalakad siya pauwi sa Lapu-Lapu City sa Cebu, bigla na lang daw hinimatay ang lalaki sa kanyang harapan. Naglalakad lang kami noon ng boyfriend ko, tapos palingon-lingon ako sa paligid while kami ay nag-uusap, tapos pag tingin ko papunta sa kanyang direksyon ay parang tumayo siya, tapos bigla na lang siyang natumba. Hindi ako nagdalawang isip at dali-dali ako pupunta, papunta sa kanyang direksyon at nilapatan siya ng first aid. Halos isang oras na binantayan ni Julia ang lalaki at sinigurong ligtas na ito bago siya umalis. Kapag a-action siyang matutulog, ang ginagawa ko ay itinatap ko yung shoulders niya para mag-stay lang yung consciousness niya. Kasi kapag hindi, may posibilidad na may iba pang complication na mangyayari kapag hinayaan ko na matulog lang siya. Isa sa mga epekto ng pagkababad sa mainit na panahon ay heat stroke. Kaya pinag-iingat ng Department of Health ang publiko, lalo na ngayong matindi ang init. Sa datos ng Department of Health Central Visayas, halos 30 ang naitalang kaso ng heat stroke sa mga LGU at health facilities sa buwan lang ng Abril. So kung severe exposure to sunlight, ang tendency is ma-dehydrated na. Pag ma-dehydrated tayo, mag-electrolyte imbalance, lalabas na yung mga komplikasyon, cramps, exhaustion, and cardiac arrest. Laging payo ng DOH, iwasang magbilad sa katirikan ng araw, laging uminom ng tubig, at magsuot ng preskong damit. Para naman kay Julia, thankful siyang nagamit niya ang kanyang mga natutunan bilang isang nursing student. Ang natutunan ko sa pangyayaring yun is tumulong kahit walang kapalit talaga, yung parang kahit ma-share mo lang yung mga bagay na natutunan mo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arroa, News 5. Mga kapatid, Edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.